Ang Agosto ay buwan ng wikang pambansa at si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani na nagtaguyod ng pagmamahal sa sariling wika, pati na rin ang kulturang Filipino kahit na siya ay nagtungo sa iba't ibang bansa gaya ng Germany. Bukod sa bayan ng Heidelberg, kasama ang Wilhelmsfeld, ang bayang sinilangan ng pagkakaibigan ng Alemanya at Pilipinas. May detalye si Malu Francisco ng EBC Europe kasama si Marie Francisco Weir. Ang bayan ng Heidelberg sa timog kanluran ng Germany, kilalang romantikong lungsod. Pinaigting ng kanyang paligid at kasaysayan, isang dako ng pangunahing inspirasyon. Nasa Heidelberg ang pinakamagandang universidad ng Germany, isang pangunahing institusyon sa Europa sa panggagamot sa mata o sa Augen Clinic. Ang pambansang bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal, ay nagsanay sa Augen Clinic ng Universidad ng Heidelberg. Mula sa Heidelberg, kung maglalakad sa gilid ng bundok ng Odenwald, na gaya ng ginawa ni Dr. Jose Rizal, sa layong 15 kilometro ay mararating ang bayan ng Wilhelmsfeld. Isang health resort o dakong pangkalusugan, ang Wilhelmsfeld, ang bayang sinilangan ng pagkakaibigan ng Alemanya at Pilipinas. Ito ay sinimulan ni na Dr. Jose Rizal at Pastor Ulmer ng Wilhelmsfeld. Balikan natin ang taong 1886 mula Abril hanggang Hunyo, nagbakasyon si Rizal sa Wilhelmsfeld sa anyaya ni Pastor Ulmer na kanyang nakilala sa pamamasyal sa Heidelberg. In a town outside of Heidelberg in Wilhelmsfeld, you can go to Jose Rizal Park where you can find the statue of Jose Rizal, which commemorates his stay in Wilhelmsfeld in Heidelberg in 1886. Also found are four figureheads of those who inspired him, doctors and other philosophers at the time. Natayo ang Bantayog ni Rizal sa pangunguna ng samahang Alemanya at Pilipinas. Yari sa tanso na gawa ng kilalang eskultor na Pilipino Anastasio Caido. Ang Rizal Park ay may malawak na kahulugan sa bahaging kasaysayan at karapatang pangkatauhan o pagkakaibigan at pagmamahal sa bayan. 5, 6, 7, and 8. These steps signify or symbolize the 7,000+100 islands of the Philippines. Kilalanin ang mga naging mentors at kaibigan ni Rizal. Si Professor Dr. Otto Becker ng panggagamot sa mata sa University of Heidelberg. Dito natutuhan ni Rizal na gamitin ang bagong instrumento sa pagsusuri sa loob ng mata, ang ophthalmoscope. Rudolf Virchow, bantog sa Europa, na ama ng makabagong siyensya ng sakit o pathology. Nakita ni Virchow ang pagiging henyo ni Rizal at siya ay ginawang miyembro ng Berlin Society for Anthropology, Ethnology, and Prehistory. Ang mga kaibigan ni Rizal, Pastor Carl Ullmann ng Wilhelmsfeld, na siyang tinuluyan ni Rizal sa kanyang bakasyon. Dito, nahasa ang kaalaman ni Rizal sa wikang Aleman na malaking tulong sa pakikipag-ugnayan sa mga prominenteng siyentipiko sa Europa. Ferdinand Blumentritt, mananaliksik at eksperto tungkol sa kultura at mga lengguwahe sa Pilipinas pagkamat siya ay hindi nakarating sa Pilipinas. Si Rizal at Blumentritt ay matagal na nagsulatan sa Aleman hinggil sa edukasyon at kultura ng Pilipinas. Ein sehr gebildeter, ein sehr hochstudierter Mann. Simply epitomizes every parent's dream for their children, and that is to acquire a broad range of education. Er hat die Bücher Noli mit Tangere und Elf Philippus Terismo geschrieben. Diese Bücher haben die Philippinas inspiriert, für die Unabhängigkeit des Landes zu kämpfen. Ang Noli Metanghere na natapos isulat ni Rizal sa Kastila sa Wilhelmsfeld ay isang pangkasaysayang nobela na kinapapalooban ng mga tagpo ng pang-aabuso ng mga praile at kalupitan ng pamumuno ng mga mananakop na Espanyol sa Pilipinas.
na limbag sa Berlin noong 1887. Isang alaala ng pagkakaibigan mula sa Wilhelmsfeld ang nasa Pilipinas sa Luneta Park malapit sa Bantayog ni Rizal, ang orihinal na water fountain na dating nasa bakuran ng tahanan ni Pastor Ulma sa Wilhelmsfeld. Kuditain nating sandali si Rizal habang umiinom ng tubig mula sa fountain. Ito ay pinagkaloob ng pamahalaang Aleman sa Pilipinas noong taong 1964. Sadyang matagal na lumipas na panahon mula nang tumira si Rizal sa Wilhelmsfeld at sa Heidelberg noong taong 1886. Taon-taon sa Rizal Park sa bayan ng Wilhelmsfeld sa Germany, nagtitipo ng mga Aleman at Pilipino. Kanilang ginugunita ang mga araw ng pagsilang at ang araw ng pagkamatay ng pambansang bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal. Para sa Eagle News, Marilu Francisco kasama si Marie Francisco Weir, Weir One with 25.